So, magkakasama po natin on our last interview for tonight, Thursday, January 19, ng Secretary General ng World Archery Philippines na si Boss Dondon Sobrio dito sa Sports Corner PH. Pag-usapan natin, year in review, ano ba mga mahalagang achievement ng kinamit ng national team sa archery? And what do you expect? Dahil this weekend, meron na po tayong Philippine Archery Cup dyan sa Marikina that will be tomorrow, January 20 until 22. So, asahan natin na magpapasiklab na yung ating mga archers pagdating nga sa kanilang battlefield. Pero bago yan, pakilala natin si Boss Dondon. Boss Dondon, mayang gabi o salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon, sir. Yes, sir. Magandang gabi, sir. At saka salamat din sa invitation niyo, sir. Well, it's a busy 2023 para sa ating mga archers. Pero at least dapat natin pasalamatan natin sila. Dahil of course, marami silang binaon ng mga medalya itong 2022 sa kanilang international campaigns. Pero una, kumusta na po kayo ngayon? Pati si Atty. Clint, na presidente natin. And of course, yung mga national archers, back to training mode na ulit kasi may upcoming na Philippine Archery Cup bukas sa Boss Dondon. Yes, sir. Okay naman. So, si Atty. Clint, okay rin naman na monitoring sa mga status ng mga players natin kasi marami kaming pinaghahandaan this year including na yung Olympic qualifier. So ang nangyari lang wala lang kami sa SEA Games kasi walang archery sa Cambodia. So that's why we transfer our focus namin sa Asian Games at saka sa Olympic qualifier. Okay, so mamaya natin pag-uusapan yung dahilan mismo kung bakit hindi na isama yung archery sa SEA Games. Sayang at of course, hindi matutuloy yung pagdepensa sana ng Bidao Resistance sa CPB ng ginto nila noong nasa Hanoi. Pero bago yan, ito yung 2022 na nagdaan. Yung mga achievements natin na nakuha, yan yung gintong medalya na napalunyan sa record trios ng magkapatid na Pia at Gabriel Bidaure na of course, mga tubong Dumaguete. Kaya maganda yung archery program nila sa Dumaguete. Pati na rin si P.D. Aristoso. Diyan sa SEA Games sa Hanoi, ganyan rin yung silver ni Gabriel o Abby diyan sa Asia Archery Challenge sa Korea. Actually, it's a tie-up between the Asian body natin, of course, yung ating World Archery Philippines. How do you reflect dito sa nagdaan 2022 campaign ng ating mga archers natin and even yung mga iba pang mga members ng ating kumpanya? Yeah, ngayon mas laki-laki lang, mas malaki-laki lang kasi yung naging training period nila ngayon. At saka parang nagtatakam na sila sa makalaro ulit. That's why we have a plan of tournament international sa ngayon, mayroong mga Asia Cup na mga preparation namin sa international. So ito yung umpisa namin, basihan namin is yung January na Philippine Archery Cup. Oo nga eh, itong 20, pagpasok ng 2023, talagang back to zero na ulit yung ating mga archers. Walang training mode, yeah. Galing sa mga pagdiriwang nga ng holidays, sa mga buong pamilya. And looking at development at yung pagtuloy na pag-enhance ng kanilang skills sa ating archers natin, talagang daan-daan yung improvement at pinupursigipan lalo yung mindset, yung focus, yung precision sa pagpana. Especially, malaki ang tinulong din ng araw-araw na training. Hindi sila nagpapagod although meron sila mga sidelines. And of course, yung strength and conditioning na bigay ng PSC. Yeah, tama yun, sir. Monitor sila every month or twice a week yung mga training program nila ng PEC. So, yun, through virtual, pero malaking tulong. Malaking tulong talaga yan sa mga atleta natin. Kaya yung based on virtual, yung naging performance ni Monica Bidauri doon sa Wonjo Korea, yun ang magandang, isang magandang halimbawa sa pagtitraining nila kahit na virtual lang. So last year, mukhang nag-iwalay-iwalay nga muna itong national team. Pero ngayon, bumalik sila at full force na ulit yung training sa isang lugar.
Which is, I think, sa Marikina yon na lagi yung national team training. Yeah, sa Marikina kasi maluwang doon sir at saka maganda yung training doon. Open area talaga. Malakas yung hangin. So, nandun na lahat yung inahanap namin. Oo nga, the past few years, nandun kayo sa Novaliches, pero of course, contento kayo dun sa inyong training venue dyan sa Marikina. And maganda talaga yung environment yan compared dun sa mga taon na nandun lang sila sa bahay, nagte-training because of the pandemic. And not to mention, malaki yung tinulong din na ma-expose sila sa mga training camps abroad, lalo na yung sa Korea, yung nagdaan yung competition, pati yung training camp na sponsor ng Asia Archery. Kung saan big boost ito para maging anda sila to be at par sa iba pa mga malalakas pa mga archers, iba pa mga counterparts sa pagdating sa Asia. Tama yun, sir. Kasi at least, doon ang ganda noon ng training na ginawa ng World Archery Asia is like combining all participants doon in different countries. Tapos ang ginawa nila is like mixing other countries to a team. So pinagaluhalo sila. So para makikita nila kung ano yung mga style ng ibang countries kung nag-mix team sila. So doon, lumabas naman yung performance ni Abby Bidauri in individual event. Pero yung team nila, maganda rin yung pinakita nila sa team nila doon sa Wonjo Korea sa training. What about sa pag-organize ng tournaments at pagbibigay ng mga seminars and other activities ng WAP? Medyo tumaganda talaga yung turnout pag may activity si WAP, lalo na noong nakaraang taon 2022. Yung iba nga, hindi natuloy dahil malakas ang ulan at hindi perfect yung condition ng mismong archery area, pero at least nagkaroon ito ng good tryout. Anong observation niya sa mga tournaments at mga seminars na sinasagawa ng WAP noong 2022? Yes, observation ko sir, malaki rin yung naitulong kasi minsan, even the seminars namin, ginawa naming virtual. So, malaking tulong din yun sa mga coaches at saka even yung mga training na virtual din namin, malaking tulong talaga yung nagawa namin doon kahit na mga virtual. So, yun na sinasabi sir na mas mabuti na yun kaysa wala. Pero, yun talaga, it's like your training sa labas, it's like mga 80% yung virtual namin, yung percentage na nakukuha mo doon sa virtual. Maganda yung nagawa. Oo nga eh. At of course, malaking tulong nga ang virtual para at least makatipid niya sa gastos. Lalo po, kailangan pagpapatungo doon sa mismong venue. Pero to the app of technology, sa pamamagitan ng Zoom, at least napag-alaran nila yung mga bagong mga techniques, yung mga bagong mga skills na magagamit niya when it comes to officiating ng archery. Yeah, correct sir. Because of the technology, meron nga mga nakasama sa amin sir in seminar sa coaches, meron nga sa USA, meron sa iba-ibang country ha. And even the tournament, meron din. Meron sa USA, meron sa isa sa London. So nakikita rin talaga namin yung performance nila kung sumasali sa virtual. That's why marami namang mga Pilipino natin na mga kabababayan doon na they are into archery sa ibang countries. So, sabi lang nila paano daw makapasok sa national team. So, sabi namin, if you can go to Philippines then compete in the Philippine Archery Cup para makita talaga namin yung face to face mo na performance. But due to some nangyari lang last year kasi sobrang higpit din sa mga protocols. So, ang ginagawa lang na namin is mag-zoom kami. Then I'll tinitingnan namin yung shooting style nila, yung mga score nila through Zoom. Maganda naman. So sabi lang namin is like we need your talaga your presence sa tournament sa Philippine Archery Cup. Even one or two Philippine Archery Cup, malalaman na namin if you are serious archer talaga na sasabak sa national team. Okay, lumipat naman tayo sa 2023. Of course, meron tayong Philippine Archery Cup na magaganap January 20 to 22 dyan sa Marikina, dun sa Gold Toe Archery Center dyan sa May Barangka. Actually, ito yung official, unofficial start pa lang ito dahil
ongoing ngayon yung mga practices na ginagawa ng mga coaches natin a day before the actual start of the competition and expectations dito sa dating na Philippine Cup. Of course, pinagsamang finals ng 2022 na naudlot pero at least natuloy. At yung 2023 edition, inasal natin mas dadami yung mga participants compared to last year. Yeah, oh, kasi actually sir, nung previous Philippine Archery Cup namin, we noticed it last year ng 2022. Sobrang ang dami. Umaawas na sa archery range. Kaya this edition ngayon, 2023, hinati na namin yung league namin for the archery. So we iniba namin yung league ng mga elite at saka yung mga age group namin na 21 and below. So ngayon nga, yung elite lang sa elite division lang, awas pa rin yung target bats namin. We are reaching now around 200 participants. So by February, another event naman for the grassroots development namin, that is U21 and below. U21, U18, U15. We are expecting another 200 plus na naman na participants. So parami na lang parami yung mga archers ngayon, sir. Pero itong Philippine Archery Cup is actually the basis ba ng pagpili ng national coaching staff para sa national team na ipapadala o dadalhin sa mga international competitions post London? Yeah, this is including for the national team. Ito rin yung evaluation nila kasi we need them to submit or to perform in a yung score nila na makikita namin during in a competition. So ito yung basis for the coaching na naman. So we are just trying to scout new coaches kasi meron na kami isang coach na na-scout ngayon, that he is now handling the developmental program namin para continuous yung training. So he is now handling the under 21. So ngayon pag may nakita kami mga under 21 na magagaling, so isasama namin sa training camp for the national team para makita namin kung ano yung ilalaban namin doon. Pwede na silang mapasok ng national team. So that is the one way na may transition talaga yung ginagawa ng archery. So ang priority na yon ay of course sa mga mabababang age groups na yon, dahil of course dito pa lang masascout natin o madidiscover natin yung mga susunod na mga Paul Martin, Rachel, or di kaya Laura Sisters, at iba pa mga seniors, syempre. Yeah, isa yan. One way yan of cancer. Kasi ngayon, naka-monitor din sila sa score namin, sa ginagawa namin yung Philippine ranking. So we notice some are fully complied sila sa three leagues ng Archery Cup. So masali talaga sila. Some are two only. So okay naman kasi nakikita mo yung evaluation namin doon sa score na they are shooting good talaga. Maganda yung mga performance ng mga bata. But some of them at signifying di nalalaok sa Philippine Cup. Kasi may nabasa akong post galing doon sa isa pang national team member na si Riley Siros, yung Bill Am. At sabi niya, he will take a break niya sa archery. Pero hindi pa tapos yung kanyang Olympic dream. Talagang nagpaalam na muna siya sa archery at magpupursue niya doon sa ibang sport. And ako sa priority pa rin niya yung studies saka yung music career. Nagpaalam na ba si Riley sa management ng WAP na magte-take ka muna ng break sa archery, at meron bang iba na maalam na muna sa archery for this year? Yeah, siya lang naman nagpadala na sa akin ng formal letter kasi ang supposed to be niya is babalik siya by January to compete in the Philippine Archery Cup na League 1. Pero nagbago atang isip niya kasi matagal-tagal na rin daw siya ang nakahinto sa pag-aaral. So he wants to pursue his dream in school. Tapos siguro pinag-iisipan niya yung Olympic dream pa rin niya. Babalik pa rin siya. Nagpaalam lang siya for a temporarily off. Siguro nagpapalamig and siguro ang thinking what will be the next program na gagawin niya na para siya magkuhan talaga sa archery, mag-concentrate. Ayun, at least may malinaw na explanation kung bakit
na break na muna si Riley pagdating na sa national team. Of course, hindi rin pa paulo yung ating mga national teams pagdating sa pag-compete sa mga international competitions. Pero bago natin bagitin yung mga tournaments na sasalihan, unfortunately, ay hindi kayo kalaok sa SEA Games sa Cambodia, Boss Dondon. Ano ba yung malinaw na dahilan kung bakit hindi na isama ang archery sa Cambodia? At nanginayang ba kayo on your part na hindi na maidedepensa ng Bidao Sisters at ni PB yung kanilang ginto na nakuha nila nung adon? Yeah, actually na alam na namin yun siya, sir, ano? Kasi siguro 3 SEA Games ago, yung Cambodia is member yon ng Southeast Asian Archery Federation. So since doon, nung Myanmar, Singapore na SEA Games, hindi na sila nagpapakita. Wala na silang archery talaga na archers na lumalaban. So that's why in every SEA Games, wala silang mga archers na napapadala. Even in Clark, wala silang napapadala. But during the Hanoi SEA Games, napag-usapan namin yon na we are offering the Cambodia na magti-train sila. Actually, nag-offer nga ako even sa Pilipinas. Dali namin sila sa Pilipinas dito mag-train yung mga archers nila. Lahat, ipi-free na natin sa lodging nila. Lahat, yung mga national coaches natin mag-handle. So, hindi talaga nag-work out. Kasi dalawang basis na rin pumunta yung presidente ng Southeast Asian Archery Federation dun sa Cambodia during the meeting. Wala talaga, wala silang kwan sa archery kasi sabi nila parang madilim talaga na magkakamedal sila kasi they will just train then to compete for the tournament nga kahit na nga noon hindi daw sila nanalo. So sa amin naman, naintindihan na namin nung nakafinalize sila na hindi na nila isasali yung archery. Okay lang, wala kami magagawa. Okay, so wala silang interest pagdating niya sa archery. Pero sana pagdating sa Thailand, at least para ipapano may sasama pa rin yung archery. Dahil itong Thailand is sa mga class na rin ng archery sa Southeast Asia. Anyway, based sa lista niyo na inilabas niyo sa RAP na ipinablish po ng PNA kay Jim Malalog, ang nasa pipeline ninyo, 5 tournaments, 3 dito, Paris Olympics qualifiers. Kaya ganado ang ating mga Philippine archers na maganda. Paano nyo bigay ko ng mga international competitions na naka-line up para sa Philippine team? Okay, yung naka-line up sa amin sa national team namin, yung mga international exposure, this coming March sa Taipei, yung Asia Cup. So that will be on Taipei sa Asia Cup. Then another one is in Singapore by June. So another thing is yung World Championship in Berlin. Tapos yung Asian Championship in Thailand in coming November. At saka yung last namin is yung Paris World Cup. That will be the last yung sa qualifying para sa Asian Games, para sa Olympic qualifier. So yun ang lalakukan namin. And then yung dalawa pa. Yun yung tournament. Yung, other than yung mga Paris qualifiers. Yung mga local na namin dito, sir, Archery Cup namin, yung Philippine Archery Cup. Yun na. Okay, yan yun. Bukod sa Bitao Resisters, I think si Andrea Robles may chance rin. Kasi sila kasi yung sinusuportan ng Ayala Group. And we have to thank Ayala Group sa pagbibigay niya ng full support sa ating tatlong archers. Sino nga ba yung mga nakikita mo may potential or higher chances na makaabot sa Paris in your opinion? Bukod pa kay Bidaure, kay Bistoso, kay Robles. Yeah, actually sir, si Robles hindi siya makakasali sa Olympic qualifier because the category nila is the compound. So yung compound is hindi kasali sa Olympic yun, only the recurve bow, yung traditional bow. So yun lang ang makakasali doon. So sa tingin ko, when it comes to Olympic qualifier, yung Bidao Resisters parang may pag-asa. Kasi last Olympic qualifier no sa Tokyo, si Abby Bidaure, nag-rank 9 siya. Sayang na sayang kasi yung rank 8 noon, yun ang pasok sa Olympic. So siya, nasilat lang siya ng 1 point. So yun ang pinakasayang talaga. So, it's kuwan na yun. So, babawi na lang daw sila
yun ang pinapangako nila na babawi sila. Now, when it comes to Robles naman, ang compound, pinag-kukuan din namin, yung pinag-hahandaan din namin yung Asian Games. Yung Asian Games ang hindi ko na ibanggit sa iyo ngayon. So, sa September yon. So, isa rin yun sa mga Olympic qualifiers. And luckily, yung compound, hindi lang kasama doon. Recurve lang talaga ang kasama sa Olympic. Ayun. So, malinaw na malinaw kung sino yung mga pambato natin na may malaking pag-asa. Sayang nga naman. Muntik na makuha ni Abby yung spot dyan sa Tokyo eh. Dapat sana pang 20th or pang 19th na Tokyo Olympia natin. Pero yun nga, na lalamangan siya ng isang puntos. Pero baba yung standings ng 1 point. Pero tuloy-tuloy sasanay nila Yondo at the best point pagdating sa competitions. And nag-boost ito, big boost, ika nga, dahil nandyan pa rin yung guaranteed support ng PSC kahit na nagkapalit-palit na ng mga leaders. Una si Chairman Ramirez, of course, isang buong term siya na ipagsilbi yan. Of course, marami siyang nagawang mga achievements sa Philippine sports under his watch. Si Chairman Noli Ayala, kahit anim na buwan lang siya doon, eh, of course, masipag pa rin siya sa pagbibigay nga ng suporta sa ating mga atleta. And ngayon, si Chairman Dicky Bachman. Kaya nga, napapansin ko sa mga Facebook posts, eh, bumibisita na siya sa mga NSAs. At talaga, nasa puso nila yung mga ating mga atleta natin. Of course, guaranteed talaga yung support ng PSC doon. Ano masasabi niyo? Yeah, sa akin, sir, alam ko naman yun na yung PEC is under talaga tayo doon at saka they are watching us at saka nagbibigay sila rin ng magandang kwan sa atin, support. So, kaya yun na sinasabi ko sa mga atleta natin na ngayon, it's time to payback time na to ngayon. So, kailangan na natin na magpakita ng kwan talaga. Kasi, considering kasi, ito yung mga bagong atleta natin ngayon. They are the product of the under age group. Ito sila mga Bidaori, kahit na yung mga lalaki natin, sila Jason Feliciano, sila si Koan, si Gerben Garcia. Mga galing yun sa age group natin, sir. Parang sa developmental yun. Sila yung mga bagong bata natin. So siguro ang pinaka, may tatawagin natin pinaka-ate sa kanila diyan si Pia Bidaori na lang. Siya na lang ang pinaka-ate. Pero bata pa rin siya. Mga 20 plus pa rin si Pia. Pero of course, may balak ba kayong magipag-30 si Cole? Or invite nyo rin si Chairman sa mga malalaki ang tournament sa WAP o kahit sa training man lang diyan sa Marikina? Yeah, nag-send ako ng invite sa invitation sa kanya, sir, ngayong weekend tournament. We are inviting him na even sa awarding namin, siya ang papa-award namin sa mga medalist. Ako, sana mag-show off niya si Chairman Dicky dahil alam ko, malaki talaga ang puso sa mga atleta gaya nga niya, kanyang yumaong ama na isang champion sa basketball. And of course, pagpapatuloy niya na iniwang legacy ni Chairman Ramirez and of course, mga nagawa ni Chairman Ayala for how many months niya sa PSC. So bukod pa sa mga tournaments na yon, yung mga upcoming national and international tournaments, ano pa yung mga iba pang naka-lineup ng WAP for 2023 na hindi mo nabanggit? Yeah, yung naka-lineup pa namin ngayon, sir, sa 2023 is like the age group program. Tapos I'm hosting one Southeast Asian Archery Championship dito sa Pilipinas this coming May. So youth yon, Asian Youth Championship. So yon naka-line up din sa amin. Then a series of seminars for the judges and the coaches. So tuloy-tuloy pa rin yung mga seminars na gagawin namin para sa mga iba na mga bago na naman na mga coaches na mga lalo na yung mga deep eight coaches na gusto nilang maging coach din ng archery. So kasama na rin yon. Nandun na sa program namin for the Hill 2023. Okay, so ang aking uling katanungan bago tayo mag-tapos. Ano ba sasabi nyo? Lalo na nag-boom ang grassroots program ng archery and even yung mga past tournaments. Ang daming mga archers na pumunta. Even during the pandemic, even nag-uwagan restrictions, talagang dinagsan ng mga tao itong mga competitions. So,
and your hopes para sa 2023 on your part, lalo na malapit na ang Paris Olympics. It's about a month, a year, and a half away. Yeah, it's since nung 2016, sir, is our challenge talaga namin na how to make the archery grows in the Philippines, kasi konti lang talaga yun at that time nung hinandulan namin yung archery. So that is a big challenge for us. So ngayon, due to mga development namin na binalik namin sa basic talaga na start with the grassroots program, magturo ng mga bata, tapos then we have also their program namin, yung PBC Archery, yung ginawa namin na PBC bow para sa mga bata. So list yung pinakamamura talagang pana para just for the beginner. Actually, si Monica, si Abby Bidauri, sila Amistoso, they are a product of the PBC Archery yan noon. Mga bata pa sila. And now, natutuwa rin ako kasi after that, sa several years, so lumalabas na yung mga archery even in the mall. May mga archery na sa mall. In Cebu, mayroon ng archery. Dalawang mall dito, may mga archery na. In Cagayan, in Manila, marami na rin. So, hopefully, ang target namin nila, Attorney Clint, President Clint, na maging one of the most popular na rin itong archery, and we can develop and we can discover new talents sa mga archer talaga sa atin sa Pilipinas. Kasi maganda tong sport na ito, sir. Walang height, walang weight, walang... parang tingin ko, fit ito sa Pilipino. Pero hindi pa lang natin nakikita yung magbibigay talaga sa amin ng medalya nito sa international. Hopefully, nandito na sa group namin ngayon. Okay, so wrap up na po tayo. At of course, marami tayo mga developments ang ating nabunyag kay section Dondon Sambrio, and regards niya pala kay Atty. Clint Aranas. Yes, sir. Isa pang Clint natin, yung head coach natin, si Coach Clint Sayo ng ating National Archery Team. Good luck sa mga upcoming competitions. Limang tournaments, sama na ang Asian Games at yung tatlo pang mga qualifiers for the Paris Olympics. Who knows? Doon sa magiging lineup niya, of course, makukuha natin yung ating inaasam na spot going into Paris Olympics. At sino man yan ay magiging isang ganap na Olympian. Thumbs up and smile pa sa ating picture, Tony. Sorry, Dondon. One, two, three. Okay, Boss Dondon, ito na ang pagkakataon para magpasalamat sa lahat ng mga taga-suporta, sa mga parents, sa coaches, at of course, sa supporters, sa sponsors ang ating WAP, and of course sa mga naniniwala sa ating national team. Yeah, maraming salamat, lalong-lalo na sa Philippine Sports Commission, yung walang sawa nilang pagtutulong sa amin. Pagpapadala sa international para sa laro, sa Philippine Olympic Committee, so nakasuporta rin sa amin. Yung mga parents ng mga archers namin na walang tigil sa pag-support sa mga anak nila regarding sa sports na archery. Yung mga sponsor namin like the FR Sibilia, yung Binil, yung Mr. Builders Development Group, yung Peace Science, yun, mga regular supporter namin yun na nag-support din sa amin. At lalo na, sir, yung mga technical officials namin na mga guro sa DepEd. So, pag may laro kami, sigurado nag-absent sila kaagad. Napapriority yung laro kasi sunod-sunod na mga sulat yung ginagawa ko sa mga principal, supervisor, papadala. Maraming salamat talaga sa suporta nila. Maraming salamat, sir. Saka lalo na sa inyo, sir, sa media na nabibigyan kami ng chance na makapakita at saka makapaliwanag kung ano yung mga programa ng mga sports ng archery. Maraming salamat, sir, Boss Gab. At invite nyo na rin ang ating mga followers natin para mapapanood ng ating Philippine Archery Cup this coming weekend, starting Friday. Is it free para sa public? Yes, sir. It's a free. So that will be the 17th Philippine Archery Cup this coming weekend, January 20 to 22. Yung 22 is the last event ng 2022. Yung Philippine Archery Cup na championship. So, it's like a finals na lang yon ng sino yung pinaka
pinaka-champion talaga ng leagues ng 2022. Now, pag na-miss nyo itong January, we have coming na naman by August. That is an age group under 21. That will be in Marikina again, February 10 to 12. So, sana suportahan nyo kami at you are all invited. Punta tayo sa Marikina. Maluwang yung range namin doon. Maruwang yung pupunta ng mga tao. So, may mga shades kami doon na pwede tayong makapag-upo. May mga coffee shop doon na tinatayo. Pwede tayong magkape doon. Oo nga, ang dami mga pag-sessioners sa mga araw na yun. Ang inyasaan yung ang competition. Although, medyo busy lang tayo sa pag-conduct ng mga interview sa ating mga sports personalities. Kaya lang, wala na tayong oras na pumunta doon. Dahil malapit na ang Chinese New Year at Kung Ipa Choy. Kaya nga Kung Ipa Choy, sir. Oo nga, kaya nga natatapat ito sa talaga mga piece yung mga araw na yun. Anyway, good luck sa ating mga archers na pupunta dyan sa Marikina and especially yung mga finalists nga dun sa 2022 edition na at least natuloy na rin, of course, after long delays nga dahil medyo maulan yung mga panahon nito. At sana masurpass panlalo ang mga achievement nito 2022 for the World Archery Philippines under kay Atty. Clint Aranas, sa inyo rin, at ang national team hanggang sa taong ito na sabihin natin it considered as a busy year para sa Philippine sports. Kasi kaliwat kanan ng mga international competitions, mga local competitions, yung iba ay naka-host dito sa Pilipinas. At i-claim natin na balang araw na meron isang taga-national team, yung ating current lineup natin ng archers, ay magkakaroon tayo na ipapadala para sa Paris. Although sa record lang yung ating spot pagdating dito sa ating competition na yun sa Olympics. And yan, thumbs up natin. Ilalaban natin to, syempre, at i-manifest natin. Yes, sir. Ayun. Yes, sir. Doon, maraming salamat and hope to see you soon at bisitahin ko yung training sa Marikina very yes, sir. Soon at promise yan para sa atin. Okay. Bye! Happy New Year! Maraming Bye! Salamat. Bye! Thank maraming you salamat. Po.